Yo, what's up mga ka-gadget? This is Ken Saki TV at ngayon gagawa tayo ng isang konting video lang, no? Dahil tatawag sa atin mamaya yung may-ari ng iPhone 11 at kakausapin na natin siya dahil nakapag-send na raw siya ng pambayad sa DHL na ipapackage natin yung unit. So, wait nyo lang po, antabayanan nyo ako maya-maya. So, tara! Good afternoon naman dito. Ma'am, bali bukas pupuntahan ko doon yung ano, yung DHL. Irerekta ko na. Paano ba yun? Ibabox ko na ba agad siya? Tama ba? O doon? Ah, oo. Nakita, kung may time ka po, sige, okay lang. Ibabox mo na lang. May, ano yun, sa kanila rin ba yung box nun, ma'am, o sa akin na? Wait, ano? I mean, kung ibabox po yon, ano yon, sa kanila yung, ano, yung box o sa akin na? Alam, sa kanila na yan eh. Ah, dadalhin lang yung phone doon? Hmm, sa kanila na yan. Tapos maliit lang yan po. Oo, oh, okay po, okay po. Kasi nagpunta ako kahapon doon. Ha? Ano po, ma'am? Wala yung po. Yung pupuntahan mo, nakadisturbo ata ko sa ano mo. Mga ano po, 30 to 45 minutes ang biyahe. Okay. Kapit lang pala. Eh, ano mo lang pag may break time ka dyan sa ano mo? Hindi. Sa shop. Hindi po. Kung sarili lang, naman to, ma'am. Sa, huwag lang yung pagbigyan mo talaga ng time ba may ano ka pa dyan. Hindi. Ako naman po yung amo. Ha? Ako naman po yung amo. Anyway, ikaw lang amo. Sayang din naman yung oras na pag may gagawin ka dyan. Hindi po, bali, ano eh, masiguro after lunch ang punta ko doon. Kasi pagka umaga, medyo matao pa dito. Siguro after lunch kasi walang tao. Yun yung free time. Tapos, update po. Na-receive mo ba? Tama ba yung number? Tama na, siguro yun eh. Tama na po yun, kasi ano na yun eh, kopya na nila yun eh. Kopya na po ng bangko yun. So, yun po yung ano, yun yung pinaka, ano nun. At least, alam ko mga, kasi ang nakita ko dun sa website nila kahapon, 3 to 15 days, marireceive mo yung unit. Oh, masyip. Siguro 1 week lang, kasi yung, dun sa ano, natry ko na kasi mag-DHL. Ang layo yun, Caribbean Islands ha, yung pinatahan ko, Caribbean Island yon. Mag-DHL ako from Qatar to the, Qatar to Cayman, 3 days lang nakatanggap na yung ano ko. Ah, oh, okay po. Kasi yung natanong ko, bagong ano lang siya, wala kasi yung pinaka ano nila. Parang ano lang helper lang. Wala yung pinaka nandun sa pinaka ano, table niya. So, sabi eh kung aantayin ko daw 'yon, mga isang oras ako mag-aantay. So, hiningi ko na lang sa kanya yung exact na amount kung magkano. Ang sabi niya lang sa akin, kasi ang sabi ko package. Sabi niya sa akin, kung package sir, ayun yung mga maximum days na pwede niyang ma-receive. Siguro akala niya yung malaki. Oh, akala niya yung mga cargo boxes. Oo, kaya sabi ko, baka nga cargo boxes yung ano niya, sinasabi niya. So, yun po yung ano. Bali, ang gagawin ko lang pala noon, dadalhin ko lang yung pinaka cellphone unit, tapos sila na yung mag-ano noon. Yun lang. Kasi, kung may, ano ba yan? Kung may box ka nakashare dyan sa ano mo, parang doble na lang. Pandoble na lang doon. Sige po, sige po. Yan na lang yung gagawin ko. Kung may box ka dyan. Kasi alam ko ma'am, doon din niya ano nila yan eh. Kasi katulad sa PLDT, pag may order sa akin, tapos pinabagahe ko, ipapabukas din nila eh. Ipapabukas din? Oo, okay. Bubuksan din nila yun eh. Kasi parang iniiwasan yata nila yung scam. Scam package. Yun yung malimit kasi yan dito eh. O, sa scam dyan? Ano ba yun? Malimit kasi yan dito, ma'am. Katulad nung pag may umorder dito sa Facebook ng cellphone, dumarating sa'yo, ano, sabon panlaba. What the heck? Oo, ganun ho. Ganun dito sa, kaya siguro iniiwasan na nila yung ganun. Kaya pinapabukas. Oo. Talaga, sa Pinas. So, ano, kanya na lang diskarte. Anong feeling naman po na, ano, na maibabalik na sa inyo yung nawalan yung value? Sa edi na ko, sabi ko, Diyos ko,
sabi ko, itong cellphone ko, binili ko to na mura lang dito kasi nag... Nung time na nawala yon, bumili ako agad ng ano, sa GMA. Bumili agad ako ng cellphone. Hmm. Kasi kailangan ko yun eh. Taga saan po ba talaga kayo, ma'am? Taga dito talaga, kadi. Ha? Bisaya po ako. Bisaya. Ah, Bisaya. Pareho pala tayo Bisaya. Bisaya din ka? Oh. Taga saan? Ha? Masbate kami, ma'am. Masbate. Okay. Hmm. Di ka pala taga dyan. Kaya di mo kakabalos ako, Andrew de Oro. General Trias lang naman yun eh. Hindi, hindi, hindi ho kasi ikot dito. Ngayon ko lang narin... Ngayon... May DB Mart? Oo, ngayon... Ah, sa may DB Mart? DB Mart. Oo, doon lang. Manggahan? Sa Manggahan po? Sakay lang kami ng tricycle pa, puntang Rio de Oro Valley. Ay, oo. Sa, alam ko na po yun. Dito sa may, ano yun, sa may paglagpas ng... Malayo nga dito yun, ma'am. Sa kabilang General Trias yun. Okay, hindi ko hati-hati pala. Paano paano nga palang napadpad yun pala dito, ma'am? Ibig sabihin, siguro, baka yun nga, ninakaw nga yun, tapos pinabenta, parang ganon, or pinagawa. Kasi ang sabi ng babae, kapatid ka niya eh. Wala. Ninakaw yun eh. Different for yun. 2 a.m. Pumasok yung magnanakaw doon kasi sa baba kami natulog. April... kasama namin sa taas. Tapos yun din na nagising na lang yung kasama ko, natalabas na yung magnanakaw. Tapos di namin alam na cellphone pala yung kinuha. Tapos nung umakyat na kami sa taas, parang nahalimpungatan na kami. Pero sa sana yung cellphone, tapos Diyos ko Maria, cellphone pa yun. Sadya nang magnanakaw, tatlo yung ano ba yun? Wala ho ba kayong kasambahay doon na kasama? Wala. Kami lang mga ano yun doon. Aplikante yun, kasamahan ko. Papunta ano. Ang alam namin, parang doon lang din eh. Oh, taga doon lang din yun, ma'am. Baka nakabanding nyo na yung mga yun. Ang alam ko, nakabanding na namin. Kasi yung nung time na yon, may biglang magkikonfriend. Tapos sabi, makawit ko dulo pala kayo. Parang may something that, anong cellphone nyo? Parang ganun magtatanong. Possible na nga yun, ma'am. Baka yun na nga yun. Baka yun yun. Kasi... Ang ganun pong mga cellphone nyo, ganun yung isang lalaki na yon. Tapos, nagyayang mag-inom, kasi yung kasama ko, nag-iinom naman siya. So ako, konti lang naman, di talaga ako talagang, Nag-iinom. Tapos nang nag-inuman, tapos dumating yung isang lalaki na pinakilala, ganito si ano, to ganito. Tapos, sige, pakisama na lang, kasi di kami taga-joon eh. Tapos, bigla na lang, ilang days after month, how, 1 month na siguro yun. Yan na lang may ano. Kumuha lang ng tiyempo, ano? Parang kinuha lang yung loob nyo, yung pala may plano. Sabi ko, natin ko talagang bumaba ako. Sa taas na po galing natulog, tapos bumaba ako para mag-charge. Hanggang doon na lang ako nakatulog. Tapos tangin na, tayo ko pa daming araw na tayo yung talagang yung cellphone ko na pa, nadali. Swerte nyo pa po, kasi... kung tutusin, kung napaaga-aga nyo napanood yung video, maaga-aga nyo rin makukuha yung cellphone nyo. Wala dyan pa siguro ako, kuha ko na yan. Kaya nga po, kailan ho ba kayo nakaalis? Diyos ko, matagal pa. Nag-stay ako ng silang. Nag-lumipat ako ng apartment, tatlo din kami. July na kami, July 7 na kami nakaalis. Eh di ba ho sabi nyo, napanood ng ano nyo, ng pamangaan ng pinsan nyo? Napanood niya, pero di naman niya alam na ako talaga, yung doon lang niya nakita, sinishare ko yung post mo na, ikaw pala may-ari dyan natin, ngayon siya. Hindi siya sa kuha. Sayang ano. Sa Facebook ko, wala. Tagalan, di din nila ano. Matagal na yan kasi kinalat ko sa Facebook yan eh. Shinare ko siya sa bawat group, pati mga provinces, shinare ko yan eh. Oo, nakita ko nga sa ano mo sa Facebook kasi nag-scroll ako. Nakashare po lahat yan. Pati yung page ng ano ko, inano ko na rin, shinare ko na rin siya para... mapadali. Sabi ko, mahigit mag-one year na to, parang wala talagang planong kuhanin ng may-ari. Talagang nung paalis na ako, mabuon ka na, wala na yun. Sabi na, hindi po yun, wala na yun. Pero hindi talaga ako nag-expect na, nandiyan lang pala. I mean, Diyos ko, Maria. Diyos ko, sa kaiman ko ba yung binili? Sa totoo lang, yung presyo, talagang sakit sa dibdib. Masakit talaga, ma'am, sa dibdib yun. Yan yata yung katumbas ng isang kidney nun. Isang kidney. Ayun, sabi ko, kung bumili yung cellphone na ganyang
isang mamahalin po talaga pag nawala, di ka makamove on. Pag ninakaw. Kasi ilang buwan nyo rin pinag-ipunan yan, malaki-laki yan eh. Yung presyo niya, kaya nang bumili ng motor eh. Tama po ba? Ha? Yung presyo niyan, kaya nang bumili ng motor. Diyos ko Maria, kaya. Yeah. Ano mo lang yan, cash mo yan. Hindi naman din ako bumili niyan. Yun lang. To tell you the truth. Pero kahit... If nang expo yan... Kahit na po, kasi ano yun eh. Parang ano din yun eh. Valued things niyo rin yun eh. Di ba? Binuli namin yan, $1,200. Two days pa lang yan siya naglabas, yung iPhone na yan. Doon sa pinagdrabahan ko sa isla. Sabi ko, ang mahal, sabi niya, ayan mo na, pera lang yan. Ganun siya. Okay, pag nawala, wala na. Kaya nga. Mahal, talagang masakit sa dibdib pag nawala. Sabi ko na motor isa. Magkano ba dyan ngayon yung palitan ng US dollar? Malaki pa rin. Ang iPhone 11 kasi ma'am, malaki na ang drop down ng presyo ngayon. Magkano na dyan? Ang pinakamahal ngayon is yung Pro Max pataas. O, yung bago? iPhone 11, halos katumbasa na lang to ng iPhone X. Kasi dami ng bagong Oo, dahil di ba naglabas po sila ng naglabas sila ng tawag dito ng 13 iPhone 13, nagre-range siya ng mga 50 yung brand new. Ang tagal, 2 years pa din yan siya na cellphone na yan. 2020 ata po yan binili niya. 2019, December 28, 2019. Pero dito rin yan binili ma'am sa Pilipinas. Okay. Galing ako dun sa isla, dun sa Caribbean Island, South Cuban. Pwede naman pala yun, ma'am. Pwede naman yun pag dun nyo pala binili, pwede nyo itawag yan dun eh. Kung sakasakaling nakalimutan nyo yung... I think may kopya naman kayo na iCloud nyo eh. Tama po ba? Oo, mayroon naman akong kopya, pero ayun. In case, pwede din naman itawag doon. Oh, pero ma'am, yung gamit nyong number sa iCloud nyo, naitabi nyo pa? Yung gamit nyo pong number sa iCloud nyo, naitabi nyo pa? Aywan, di ko nalalala. Basta, bahala na si Batman. Yun nga po. Paano ba yan? Ganun lang po, Apple ID lang yan. Hindi naman ako kumawa ng iCloud ata. Di ko nalalala. Apple ID, ma'am, tsaka iCloud, isa lang yun eh. Ah, yun. Nalala ko yung Apple ID. So, pala. Oh. Okay. Nalala ko ba ito? Yung point ko alam yan, di ko pakapitadong cellphone na yan masyado. Kasi trabaho, tapos hindi naman ako nagbuting-ting ng cellphone. Lalo na sa resto, ang sobrang busy. Ano pala kayo ma'am, resto? Sa resto nagtatrabaho? Restaurant? Oo. Ano po? Sa restaurant din ako. And then, dun sa Caribbean Island, British colony na yun, server din ako. Dito lang ako nagpasok ng bahay kasi nga... Paghirap din sa Pinas kung nagtanbeko. Maubos ipon. So, kakakita ka kaya kung hit. Oo nga, mahirap talaga rin sa Pilipinas eh. Kahit anong kayod mo rito. Kahit anong kayod mo rito, politiko lang yung mayaman. Oo, oh, politiko lang. Kasi purakot. Wala. Eh, baka busy ka. Yes po. Basta bukas ma'am, update ko kayo after lunch. Pagpunta ko ron. So, dadaling ko na yung cellphone doon para... May tanong ko kung doon na rin ipapack yung phone. Basta update mo lang kulang yung kung may kailangan pa sabihin. Hindi, update ko naman ma'am, may resibo naman yun ma'am. Kung sakaling kulang, kayo ipapakausap ko doon. Kasi hindi ko naman hangad yung ma'am yung balik. Hangad ko lang maibalik yung unit. Sabi naman ng kapatid ko, sa akin muna lang i-send yan ko. Yung cellphone daw, ikaw na lang daw mag-send doon sa Pasig, sabi ko hindi. Kasi kukulitin mo ako, hingin yung Apple ID, doon gagamitin nyo yan. Paano pag ninakaw ulit yan dyan sa Pasig, dami pa naman magnanakaw. Sabi ko sa akin na lang yan direkto. Oh, napakaraan magnanakaw sa Pasig eh. Tumira din kasi kami ng Pasig eh. Okay, bye. Sige po. Salamat po. Update ko po kayo bukas, ma'am. Sige po. Thank you. Ayun mga ka-gadget, siya yung may-ari ng cellphone na nawala sa kanya nung
April 16, 2020, mga ka-review. Yun yung natatandaan ko dun sa unit na yan, no? So, almost 1 year na nga siya. Ah, mali pala, 2021 pala, mga ka-review, 2021. So, almost 1 year na nga yung unit na nasa akin. So, dahil natagpuan ko na siya, pinadala niya na yung pambayad dun sa pampackage. And then tomorrow, pupunta tayo doon sa ating padalahan, yung DHL, para mapabilis, no? Nakita nyo naman, mga ka-review, kung gaano siya kasaya at na-excite doon sa unit na nawala sa kanya, na may babalik niya, no? At talagang hangang-hanga siya dahil nga meron pang mga katulad natin na handang magbalik doon sa mga nawawala na gamit noong isang taon. So yan, nandito tayo, mga ka-review, sa SM. Kailan natin malabas yung tao sa loob. Dali, ito siya, ma'am. Buhay. Okay na po, ma'am. Pwede makiramdam.